station number one. SM Radio Station. Ito na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Ayala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Ayala! Mula sa mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Dane, isang masugid na tambalanista at aminadong tanga sa pag-ibig. Sumulat ako para ilabas ang matinding lungkot na nararamdaman ko. Umaasa din ako na mabibigyan ninyo ako ng payo. Nagsimula ang panluloko sa akin ng partner ko noong 2013. Habang nagja-jogging, pinahawak niya sa akin ang phone niya. Malinis ang inbox, pero may ebidensya sa sent items. Bago kami nagkita, nakipag-tsorva sa iba. Nag-sorry siya at tinanggap ko, pero eventually, nag-decide akong makipag-break. Kinausap niya ang nanay ko, ate ko at mga close friends ko. Pinag-usap kaming dalawa at nagkabalikan kami. 2017 nang magpamasahe kami ng 1 hour sa isang spa sa Timog. Nagbihis na ako after may massage at dahil hindi pa siya lumalabas, naisip kong hawiin ang cloth divider. Nahuli ko sila ng therapist niya na may ginagawang milagro. Nang magkita kami sa labas ng spa, tinanong ko siya kung paano niyang nasisikmurang makipag-tsorba sa iba habang kasama ako. Umiyak siya at nag-sorry. Pinatawad ko ulit. One time nagpaalam siya na napupunta siya sa mga kagrupo niya na gamers. May isa doon na taga Dubai, may itsura at maganda ang katawan. Hinatid niya sa bahay. Tapos may message siya na, "Thank you sa gabi at sa kiss." 2019 ang lagnatin ako ng sobrang taas. Hindi bumababa. Niyaya ko siya na magpa-HIV test kami at parehas kaming positive. Nangako siya na sabay naming lalabanan at hindi niya ako iiwan. Pero that same year, nalaman ko na may isa kaming common friend na laging nasa bahay nila. Daig ako kasi sa 11 years naming magkarelasyon, hindi pa ako nakatapak sa bahay nila. I invited them both sa 60th birthday ng nanay ko. And sabi ng mga kamag-anak ko, obvious na may relasyon sila. Nagstay ako sa province na mag-lockdown. Dahil mahirap ang transportasyon, nagre-rent pa ako ng sasakyan just to see him. Hindi niya ako pinupuntahan kahit may sasakyan naman siya. Tapos nalaman ko, palagi siyang nasa bahay ng isang guy. I had COVID so once a month na lang kaming magkita. We celebrated his birthday with some friends last year sa isang private pool sa Laguna. Ako lang pala ang hindi nakakaalam na sila nanunggay. Nag-inom sila na nag-inom. Kinagabihan, I asked him, "Anong plano mo sa atin?" "Wala." Tapat niyang sagot. Nakipag-break siya sa akin after a month. Pagod na daw siya at sanay na akong lokohin niya. Wala din daw akong oras sa kanya. Sabi ko, babawi ako kaya nag-leave ako sa work.
Akala ko na ayos namin pero kinabukasan, wala siyang paramdam. Pinantahan ko siya sa bahay at nang magkita kami, naging malinaw sa akin na wala na talaga. 11 years kami tambalan. Muntik na ako magpakamatay na maghiwalay kami. I have nightmares and I feel betrayed. Sa ngayon, nagagamot naman ako to counter my depression. Pero paano kaya ako kapag natapos na ang cycle ng gamutan? Ano kaya ang pwede kong gawin tambalan para tuluyan ko siyang makalimutan? Salamat sa inyong payo. Ang inyong tambalanista, Dean. Hello sa iyo, Dean. Eh di syempre dapat. Sa iyo, Dean. Oo, at sa amin, sa inyo, Dean. At sa inyong lahat. Yan, hello po. Dean! Una, ipagpasalamat natin kay Lord na wala ka na sa relationship na yan. Ipagpasalamat natin na kay Lord na natanggal na yung helmet sa ulo mo na nagiging dahilan kung ba't hindi ka nakakapag-isip ng tama. Ipagdasal natin na kahit sa gitna ng lahat ng mga red flags, ngayon finally natauhan ka na. Yan, di ba? So ipinagpapasalamat natin kay Lord yan. At yun yung isa sa mga bagay na dapat mo nga isipin, di ba? Na actually blessing yung nagkahiwalay na kayo. Kasi yes, ang dami pagkakataon. Sobra to prove na he's not the right person. So bukod sa jumowa ng mga babae, may jinowa ding lalaki. So parang ang daming Anek LaBarba nitong si Koya. Ang hiling, no? Diba? Hayok. Hayok na hayok. Nakakaloka. Alam mo, mas mahirap pa yung pag kinasal kayo. Tapos meron na kayong basbas ng simbahan. Meron ng yung mga ganyan na lahat ng mga bagay-bagay. Tapos biglang malalaman mo tuloy pa rin. So buti na nga lang din eh. Pero syempre hindi naman natin dinidisregard yung 11 years. Diba? Kaya lang din, yung 11 years, ilang years doon yung truly lo siya? Ilang years doon yung loyal siya sa'yo? Ilang years doon yung okay siya? Diyos ko, hinawaan ka pa ng sakit. Eh di wow! Diba? Alam mo yung tanong mo sa amin na is, ano yung mga dapat kong gawin para tuluyan na siya makalimutan? Una, tandaan mo nagka-STD ka dahil sa kanya. Tandaan mo lahat ng mga ginawa niya. Isipin mo, na-imagine ko to kasi kami partner, lagi kaming magkasama ng asawa ko kapag nagpapamassage. Tapos yun nga, cloth divider lang dun sa ilang mga spa sa QC. Alam ko yan. Tapos yung pagbungad mo, may ginagawa, katabing-katabi ka lang. Ang lakas diba? Ng loob, no? Sobrang ang tindi. E paano pa yung hindi mo nakikita at wala ka doon? Diba? I think yun yung mga sabihin mo sa sarili mo ng mga dahilan kung bakit kailangan mo na siyang tuluyang kalimutan. Ang dami masyadong masasakit. Siguro, baka kaya hindi mo rin na makalimutan kasi masakit. Ba't ka nagpaloko ng gano'n? May mga pagsisisi, ganyan talaga. Pero, ano yun eh? Yan yung dahilan. Yan correct. Yung lagi mong isipin pa na, ito yung dahilan kung bakit hindi na kami. Deserve mo ng somebody better? Kasi alam kung bakit? Diyan sa ugali mong yan, ugali mo ha? Diyan sa ugali mong yan. May ugali ka daw kasi. May ugali ka kasi. Charat. Hindi, yung kanyang mapagmahal siya masyado eh. Parang willing to give. Diba? Nung sinabi sa kanyang wala siyang oras, willing siya mag-leave. Nagre-rent ng sasakyan para makapunta. So paano pa kung maibigay mo itong klase ng tendacious na pagmamahal sa isang tao na single? Eh di mo bongga, mas maganda, di ba? Correct. One good thing about this is you are aware of the red flags, 'di ba? Mahirap noon talagang hindi mo pinapansin. Siguro para mas makabilis kang maka-move on aside from being aware, kailangan matanggap mo rin. Acceptance is the key para 'di ba masabi mo sa sarili mo na ay hindi talaga siya. Kasi parang ngayon
I'm not sure ha, kung hoping ka pa rin na magstay parang, sa relationship. Medyo, eh. So yun yung kailangan mong putulin. Ang sinasabi natin, acceptance na hindi na kayo. Saka, acceptance na hindi kayo dapat. Acceptance na babaero siya, lalakero siya, may sakit siya. Ano ba? Acceptance na may mali. Kasi pag hindi mo tanggap yun, ipipilit mo pa rin yung sarili mo sa isang maling relasyon. Mm-hmm. Diba? So kailangan tanggapin mo na, ay, niloko na niya ako. Diba? At malinaw sa akin yun. Mm-hmm. Kailangan tanggapin ko na ang dami ng maling nangyayari sa akin at dapat kong matatak yun sa isip ko na itong mga maling ito, di ba? Hindi ko dapat ipagpatuloy to. Dapat kong tigilan, putulin ang kung anumang namumuo sa aming dalawa. Kasi kapag hindi mo puputulin yun hanggat di mo tinatanggap to, eh mananatili ka dyan. Diba? So, that's one thing, acceptance. And ito, gusto naming sabihin sa iyo, tayo, nakakakilala tayo ng mga tao for reasons. Mm-hmm. One is, diba, they make us happy. Mm-hmm. And another reason is, they give us lessons. Right. So, in this case, ang dami mong lessons na nakuha dito. Eh. Tama. Diba, nai-apply mo na sa sarili mo para pakinabangan mo na yung mga lessons na to. Feeling ko, partner, nag-immune siya sa pagiging tanga. Oh, yun sa bagay niya, yun yung ano niya eh. Yun yung bungad niya sa atin eh. 'Di ba? Immune na siya sa pagiging tanga. Yung parang sanay na siya. I think yan yung so, hindi mga matanggap. Hindi, tsaka partner, I think being a psychologist for today's video. Yun po yung role namin today. Charing. And I think kasi victim ka dito eh. 'Di ba? Ano ba? Paano ko ba sasabihin? Hindi kasi ako psychologist. Psychiatrist. Wala talaga ko alam. Ano ka nila ngayon? Baseball player. Yan, as a baseball player, bilang ka-baseball ka pa ko. As a baseball player, ang masasabi ko sa'yo, Dane, is huwag mo sanayan yung sarili mo na niloloko ka. Mm-hmm. Diba? At una, utang na loob, huwag mo nang babalikan yan, ha? Dahil kapag ka binalikan mo pa yan, Dane, sinasabi ko sa'yo, kami na mismo babalik sa'yo. Totoo, babalikan ka namin. Babalikan ka talaga namin. Meron diba? Ako, meron kaming bagong tubong upo eh. Parang sa'yo ko tripisampal. Hindi, palakihin mo muna. Oo, para baseball bat na baseball bat ang dating. Sige. Huwag yung bagong tubo na medyo maliit pa yun. Hintayin kong bumunga talaga ng matindi yan. Yung mag-mature. Sa kita babalikan ha. Malaman-laman kung binalikan mo yung lalaking yan ha. Pang naloob ka din ha. Diba? Huwag na. Tapos sa susunod, moving forward, lagi mong tatandaan, you deserve somebody na ibibigay sa'yo yung happiness that you happiness deserve. Na deserve mo. Mm-hmm. Ganun, yung tatratuhin kang parang prinsesa, hindi yung parang habol ka ng habol. Meron ka kasing, siguro dahil 11 years kayo, may ganun kang feeling na ganito pala yung pagmamahal. Alam mo kapag ka na-realize mo na if you meet somebody na ipoprove sa'yo na iba yung klase ng pagmamahal na deserve mo, dun mo maiisip na, hala, 11 years ako nagpakatanga sa isang tao, hindi naman pala ganito ang treatment. Sinayang mo yun. Oo, ito pala yung dapat na treatment sa akin. Yun, ganun. Correct. So yung sinasabi natin, tanggapin mo na may lokohan dito. Hanggat hindi mo tinatanggap yun, hindi mo puputulin eh. Tama. Diba, hindi mo puputulin yung pakikipag-ugnayan sa kanya. Correct. So, Dana, maayos ka, naghahanda yung upon tanim ko. At marami-rami yun, hindi lang isang tubungan nun. True, kasi babalikan ko yung binilhan ko ng seeds nun kung isa lang ang tumubo. Mga lima at least. Ganyan. Diba, minsan kailangan nating ma-realize agad eh, yung mga maling nangyayari. Hanggat hindi sapat yung na-acknowledge mo lang sila, dapat tanggapin mong may mali. Kasi pag ulit-ulitin namin, hanggat hindi mo tinatanggap na mali ito, ipipilit mo kasi yung sarili mo. Correct. Diba? Tama na, please. Tama na. Deserve mo yung somebody better. Talaga. Kailangan maging malinaw sa isip mo na may mali eh. Oo, diba yung hawaan ka lang ng sakit? Kaya mali-mali na yun eh. Ako parte yung nag-linger din sa utak ko, yung cloth divider eh. Diba? Na paghawi mong ganun, may ganap na. Ano ba? Ang tahi-tahimik sa spa. Alam mo yun? Tsaka yung distance nun. Paano makaluskus? Paano nila nailusot yun? Diba? Yung ganun, yung talagang kung gusto may paraan, yung talaga yun eh. Yung talaga example na ng ex-jowa mo. Utang na lo, buulitin ko ha. Ex-jowa. Huwag mo nang babalikan yan ha. Oo, huwag mo nang bigyan sa puso mo, ng puwang sa puso mo ang taong yan. And katulad na nga, manluloko. Sabi mo nga, diba, meron kang cycle ng medicine, tapos natatakot ka na paano pagkatapos ng gamutan, kung ano mangyayari sa'yo, diba? Hold on to your faith. Ang dami na nating narinig na mga ganyang klase ng kwento na nung nag-surrender sila kay God, nagawa nila. Mm-hmm. Yeah. So, magagawa mo yan.
Correct. Dane, ha, sinasabi ko sa iyo, yung upo kahit gusto ko talagang gusto kong lutuin. Sabi ko sa gusto niyang igisa, sabawan pa nga, correct. Kaya lang hindi niya lulutuin di for you. Di mo na for you. Diba? Malaman lamang ko lang bumalik ka dyan sa utang na loob na ex mo. Pakali, bolda, nakakalor ka. Oh, mayos ka, ha? Oh, talikuran mo na, nantuluyan, di ba? Alam mo, ang dapat sa'yo, kabisyo nga, Dane, surround yourself with positive people. Mm-mm. Yung mga hindi taga-sulsol, yung magbibigay sa ilang positive energy, yung tama yung influence sa'yo. Correct. Magbibigay diba? Din sa'yo ng protection. Correct. Yung ganun. Diba? Yun yung mga kailangan mong mga kaibiganin kasi yan yung magkakaroon ng benefits sa'yo. Diba? Parang yung bisita natin sa booth. Yes. Partner, sabi nga namin itong bisita namin sa booth ngayon eh. I-focus natin itong si Mutya. Ayan o. Naka-cross legs kahit bitin ng legs. Oh, so, diba? Siya po si Mutya. Ito po si Mutya Marcelino. At ito, yan. Hi. Ayan, ito, ito yung camera mo. Yan. Ay, tama ba? Yan yung camera mo. Ay, saan yung camera mo? Oo nga. Ah, ito pala. Ito. Ah, nasa likod pala. Ah, ito. Ito pala. Yan. Si Mutya ay tambalanista natin. Napagpasok niya pa lang dito, kahit ang baba niya. Oo. Ang bilis-bilis niyang kumilos. Nagulat nga namin sa kami sa kanya. Kasi na parang, hala, napaka-energetic mo naman. Oo. Tapos nakakatawa kasi, di ba? Alam naman po natin, si Mutya ay PWD. Ang bilis niyang kumilos. Mas maliksi pa po siya sa amin. Oh. Tapos ako to, pinipicturan kami. Oh, tapos sabi na nagpipicture, hindi kayo buo. Natawa ako sa hirit niya. Okay lang, di rin naman ako buo. Kalahati lang din ako. Aral ng tambalan to. Aral ng tambalan to eh. Diba? Yan yung sinasabi ko, Dane. Na you surround yourself with people who are positive. Mm-hmm. Diba? Ito, alam mo, ramdam ko yung energy nitong si Mutya eh. Sobra. Na by the way, follow her on TikTok. Gagawa kami ng TikTok video. Mutya, TikTok para sa iyo na magdadance ako para sa iyo. galing po siya ng Mindoro at pangarap niya makita ang tambalan in person. Yes. So ito yung katuparan ng pangarap niya ngayong araw na ito na makita kami in person at isa rin sa pangarap niya na makagawa ng TikTok kasama kami. Yes, with the tambalan. So mamaya gagawa tayo ng TikTok. Ang sexy partner. Sabi nga namin pinaghandaan mo yung araw na to. Ang mga ng buhok. Sabi ko nga ano ba nakakaya naman tumabi sa iyo. Yung buhok niya, alam mo yung buhok na ano, yung shampoo talaga na may conditioner na tinagalan. Ganun yung amoy ng buhok ni Mutya. Tapos pinagandaan niya kasi tinutukso namin siya. Tingnan mo, nakahangin ka. Yes. Nakahangin. Tapos sabi niya kanina, mag-game na ba? Nagsuklay. Sabi namin, wait, magmamahiwagang burnay muna kami. Oh, diba? So yan yung sinasabi natin. Ang cute mo. Kay Dane, may mga taong magbibigay sa iyo ng positive influence. Yes. Diba? Marami yan. Who will inspire you to become a better person. Ganyan. Like itong tambalanisa namin na si Mutya, diba? Nakakabilib siya. Tingnan mo pa lang siya, mabilib siya. Alam niyo po mga kabisyo, kung na-video lang namin yung pagpasok na dito. Nakakalo. Hi, ito na, pangarap ko. Tapos ang bilis-bilis niya po. Pangarap, sabi niya, pangarap ko to. Ang bilis-bilis niyang kumilo, super, 'di ba? So Dane, yan yung mga magbibigay sa inang ano, you feed yourself with positive energy. Huwag mo i-feed yung sarili mo na lagi kang na-victimize. Iyon yung mga fini-feed mo sa sarili mo. Wag. Alisin mo. Correct ka. Tanggalin mo. Makakatulong yun para mas mabilis ka makamove on. Lahat ng sinasabi namin, madaling sabihin ha. Kami mismo, pag may pinagdadaanan din kaming matindi, mahirap din i-apply yung mga sinasabi namin. Pero subukan mo. Mm-mm. Labanan mo talaga and ka-faith lang. Correct ka. Isa pang goal mo din ngayon, targetin mo, kailangan pagalingin mo muna yung sarili mo. Yes. Diba? Magandang ano yun. Pangit kasi na, di ba, nag-iisip ka na tapos alam mong may sakit ka pa. Mm-hmm. Lalo hindi makakatulong. Looking forward kami, Dane, sa paggaling mo. Sa paggaling mo at sa pag-turn mo ng page and for you to meet somebody else to color your coloring book. Yan. Yes. Salamat sa iyo, Dane, for sharing your story with us. At kung ikaw, kabisyo, meron ka rin kwentong Dane katulad niyan. May kwento kayo na gusto mong i-share sa amin. Pwede nyo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Mali mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, kabisyo. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding determinasyon. Yun!